yan. Yung boses ko. Parang tanga. Na-unload yung sinabi ko kanina kasi tumatawag yung nenang ko kasi nandito yung anak niya. So ayan, gano ka ganda yung view. Mas maganda yan pag yung ano, yung mga tanim is yung green na green. Diba? Mas maganda yan. So ayan, maganda dito kasi ganitong oras, hindi na mainit. Tapos kahit umaga, hindi siya mainit talaga kasi nga, mahangin. Fresh yung air. Since wala kaming kuryente sa bahay. Oo po, wala kaming kuryente sa bahay kasi naputulan po kami ng kuryente kasi yung parang yung liye ko dito is yung kapitan daw is malaki na daw yung utang sa liye ko. Pero hindi po yun kasalanan ng kapitan. Kasalanan po yun ng mga ano, ng mga merong kuryente kasi hindi sila nakakapagbayad pero ginagawa ng paraan ang kapitan para meron pa rin silang kuryente. So ganun yung nangyari sa amin. Since yung parang ano ng liye ko, kailangan na talaga nilang magbayad kasi nga 100,000 na yung utang. So yung mama ko isa doon sa may mga utang. May utang si mama. Tapos yung nag-usap-usap sila, kailangan putulan lang muna ng kuryente para hindi madagdagan yung utang. Tapos hanggat hindi sila nakakapagbayad ng buo yung utang, hindi kami maanuhan makakabitan ng kuryente. So yun nga, kaya nandito, yun rin yung rason kung bakit kami nandito sa bahay ng lola ko. Kasi yung lola ko, meron silang kuryente dito, ano sila sa may-ari dito ng lupa. So ayan, parang family bonding na rin kasi nandito kami lahat. Ay, hindi naman lahat, kulang yung ate ko pero baka uuwi yun kasi anniversary ngayon nila mama and papa. Anniversary na ang kasal nila. Wedding anniversary 27. So ayan, kasi mag-sleepover kami dito para sulit naman yung pagkikita ng lola ko tapos ni Theodore kasi nung dati namin pag-uwi, hindi talaga sila nagkita ng lola ko. Syempre matanda na. So baka simbakula. Wag naman. Baka dumating yung araw na yun tapos hindi pa niya nakikita si Theodore, di ba? So mas mabuti na nandito kami ngayon. Sakit na yung kamay ko. So ayan. Yung flowers, ayan, maraming tao dito kahit nasa gitna kami ng palayan, maraming tao. Hindi kami matatakot sa pag-ano kasi may kuryente naman, 'di ba? So hi guys, ayan, nandito po kami sa gym. Pra-practice pa ako sa graduation. Tapos chinat ko yung ninang ko na hindi na lang papuntahin dito si mama na dala yung bata pero nandito na po sila. Ayan, tapos napadede ko na po si Theodore. Tapos buti na lang yung sir ko nananghid ko. Nagpaalam ako na puntahan ko muna yung mama ko sa labas. Bigyan ko ng upuan ka. Tapos nandyan kasi yung baby ko. Breastfeed. So ayan, nandito kami sa labas. Hindi pa naman nag-start yung practice.
Thank you.